Yon, hello guys, welcome back sa Jingtronics. Bali sa video na to ay pag-uusapan natin ay about sa diode. Bali, ano nga ba yung diode? Yung simple definition ng diode, ito yung isang semiconductor na device na nililimitahin niya yung or inaallow niya yung current na mag-flow sa isang direction lang. Ngayon, bali, idodrawing natin dito kung ano yung composition ng diode. Halimbawa, ito yung diode natin. Yung diode natin, meron tayong dalawang side. Yung isang side ay P-type at ang isang side naman ay N-type. Yung P-type guys, ito rin yung tinatawag nilang anode. At ito namang N-type, tinatawag din nilang cathode. Bali guys, sa loob na itong N-type, itong nasa loob niya, ang laman niyan, majority electrons. At dito naman sa P-type, yung laman niya ay majority holes. Tapos yung sa boundary naman nila, may boundary yan, ito yung tinatawag nilang depletion. Layer. Sa depletion layer guys, nangyayari dyan, yung mga electrons mo dito sa N-type, may tendency lilipat dito sa mga holes sa P-type. Bali, yung mga electrons mo dito, may tendency lumipat dito sa mga holes. Kaya mag-aaroon ka dito ng mga negative at dito ay mag-aaroon ka ng holes na positive. Sabi, itong depletion layer natin, meron itong tinatawag na ano, electric field. May electric field dyan na pipigil sa electrons mo na mag-flow sa o dumaloy. Meron tong barrier potential na 0.7 volts. Potential. Ngayon lang guys yung ano, yung definition na composition ng anong diode natin. Bali, yung symbol niya sa schematic diagram ay ganito. Ito yung anode at ito yung cathode. Sa cathode guys, tandaan nyo lang tong letter kay na baliktad para hindi ay malito. Ayan yung cathode at ito yung anode. Yan guys, itong composition of diode guys, malaga to bilang isang technician. Magamit din natin to pag once na mag-apply tayo as a technician sa isang company. Minsan natatanong to sa interview ng mga engineer. Itatanong sa iyo to kung alam mo papadrawing, kailangan ma-explain natin to ng maayos o maganda para makuha tayo sa trabaho. Ito ang composition ng diode at itong schematic symbol niya. Dapat familiar tayo. Yun lang guys. Bali, kung may nasabi man akong may mali man sa paliwanag ko, ay pwede nyo akong itama. I-comment down below nyo lang para malaman ko kung ano yun. At kung meron kayong katanungan pa, karagdagang tanong, ay i-comment down below nyo rin para masagot ko yan. Yun guys. Bali, dadako na tayo sa pagte-testing ng diode. Paano ba malalaman kung good or bad na yung diode? Bali, testing na tayo guys. Let's go. Yan guys, bali, magte-testing na tayo ng diode. Ito yung diode natin. Yan.
pa tayo isa. Ito. Ayan yung diode natin. Kung nakikita nyo, meron ditong stripe. Ayan yung ano natin. Yung negative. Yung positive natin. Ito. Yung solid na itim. Sa pagte-testing ng diode natin, kailangan natin ng tester. Multimeter. Itong block, lagyan mo lang dito sa common. Sa gitna. At ito namang red. Dito sa may sign ng diode. Nakikita mo yung symbol ng diode. Kimbang dyan yung isang probe natin. Sabay yung selector, i-select mo sa makikita mo may symbol ng diode din dyan. Sabay mo. Yan. Yan, yung mga defects pala natin sa diode guys, unang-una, yung defects natin, kung open na yung diode, yung pangalawa ay kung shorted, at yung pangatlo ay kung leaky. Ayan yung mga defects ng diode. Malalaman natin yan kung good yung diode natin. Ito yung diode natin, bali yung itong probe ng ano natin, tester. Lagay mo lang sa kabilaan. Hindi gumalaw yung ano natin, yung tester natin. Ibabaliktad mo lang itong probe mo. Yan. Kung makikita mo, may reading siya. Ibig sabihin, dumalo yung kuryente sa kanya, nag-flow. Sa isang direction naman, hindi dumaan. Ibig sabihin, ito yung forward bias na tinatawag. Ibig sabihin, good yung diode mo. Pag isang may na-read ka lang sa isang ano, ibig sabihin, good yan. May na-read ka rito, pag binaliktad, dapat wala kang mare-read. Yan, ibig sabihin, good yung diode mo. Paano naman malalaman pag open? Yung open guys, pag ginanyan mo yung pag ni-read mo to, yung diode mo, wala ang na-read kabilaan, kahit baliktarin mo yung probe ng tester mo, ibig sabihin open na yung diode mo, putol na yung nasa loob, open na. Pag shorted naman guys, pag tinester mo siya ng ganyan kabilaan kang may na-read, may nabasa ka kabilaan. Ibig sabihin, shorted na siya. Ganun lang adali yun, guys. Pag leaky naman, guys, malalaman natin, pag leaky na yung diode natin, pagka-testing natin dito sa, ano, ganyan, may na-read tayo. Pag binaliktad natin, may na-read tayo na konti lang, na gumalaw yung tester natin. Leaky lang yun, guys, leaky. Ano na rin yun? Sira na rin yung diode natin. Ganun lang kasimple guys. Ulitin natin pag good. Ganito yung good. Wala. Pag bilaligtad. Yan, meron. Ilaban natin para isang kita. Yan. May matidetect. Pag kabila. Walang ano. Walang palo. Pag kabila. Meron. Ibig sabihin, good yung diode mo. Okay ba tayo? Yan guys, bali dito natatapusin yung video na to. Kung may katanungan pa kayo sa pagtetest ng diode ay comment down below nyo lang. Bali maraming salamat sa panonood. Kung di ka pa naka-subscribe sa channel na to ay mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell. Manotify ka para sa mga susunod ko pang video. Yan lang guys. Peace out. Thank you for watching Jingtronics. If you have any question in this video, you are free to comment down below. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. God bless you.